The crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. Welcome back to my channel, mga ka-insider. At ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga panibagong krisis na kinakaharap ng ating bansa. At maging sa buong mundo. Ito ang COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Tatalakayin natin kung saan at paano nagsimulang kumalat ang panibagong virus na ito. At ilalahad ko rin sa inyo ang mga hakbang na dapat nating gawin upang maiwasan ang pagdami ng mga biktima. Batid ko rin na maraming nalilito sa totoong pangalan ng virus na ito. Coronavirus ba? COVID-19? O COVID-19? Isa yan sa ating binibigyang linaw sa ating talakayan ngayon. Una nating tatalakayin kung kailan, paano at saan nagsimula ang virus na ito. Ayon sa masusing pananaliksik ng mga scientists ukol sa virus, ay lumalabas na sa Wuhan, China nagsimulang kumalat ito. At ang unang kaso ng COVID-19 ay naitala noong November 17, 2019. Pero lumipas pa ang isang buwan bago ito opisyal nang madiscovering bagong virus. Ang Wuhan ay malaking kapital ng Hubei na probinsya ng China. Nagsimula raw ang outbreak sa isang wet market ng Wuhan, kung saan may kalakalan ng mga hayop na ginagawang pagkain ng mga Chino. Klase-klase na hayop ang ibinebenta dito. At ayon sa isinagawang pag-aaral, ang pangunahing carrier ng virus na ito ay ang mga paniki. At maaaring napasa ng mga paniki sa mga hayop doon. Maraming spekulasyon o conspiracy theorist ang nagsilipan na hinggil sa outbreak ng virus na ito. May iba ring nagsasabi na ang virus na ito ay bioengineered. Ang ibig sabihin ay sinadya ng tao para gawing bioweapon. Pero ang mga haka-hakang ito ay walang konkretong basehan para ito'y paniwalaan. Maging maingat at mapanoori sana tayo sa mga fake news at mga maling impormasyon na maaring mabasa hinggil sa virus na ito. Ngayon alam na natin kung saan nagsimula ang bagong virus na ito. Susunod nating tatalakayin kung ano talaga ang coronavirus at ang pinagkaiba ng COVID-19 sa COVID-19. At ano naman ang SARS-CoV-2? Marami ng klaseng coronaviruses ang naitala sa mundo. Ang pito sa listahan ng kabago-bago lamang na SARS-CoV-2 o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ang mga coronaviruses ay zoonotic virus. Meaning ito ay isang uri ng virus na naipapasa ng mga hayop sa mga tao. Ang pangunahing carrier ng virus na ito ay ang mga paniki. At di kalaunan ay naipasa na sa iba pang mga hayop, tulad ng camels, na nagdudulot ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, o MERS-CoV. Tinawag silang coronavirus dahil kung titingnan ng maigi sa microscope ang kanilang itsura, ay mahalin tulad sa isang crown na may spike. Ang crown sa Latin na salita ay corona, at doon binase ang kanilang pangalan. So ano nga ba ang pinagkaiba ng COVID-19 sa COVID-19 at SARS-CoV-2? Ang COVID-19 ay nangangahulugang Novel Coronavirus 2019. Kung napapansin nyo, ang naunang pangalan ng bagong virus ay COVID-19. Ito ay dahil sa mga panahon na yun ay di pa nila na-classify ng buo ang bagong coronavirus na ito. Kaya may nakadikit na novel sa pangalan. At nito lang February 4, 2020 ay naglabas ng opisyal na pangalan ang ICTV o International Committee on Taxonomy of Viruses. Na opisyal na pangalan ng virus na ito. Ito ay tinawag na SARS-CoV-2 o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ito ang napili nilang pangalan. Dahil ang genetic structures ng bagong virus ay hindi nalalayo sa naunang SARS-CoV-1 outbreak noong 2003, at nitong February 11, 2020 ay naglabas naman ng opisyal na pangalan ang World Health Organization sa sakit na nakukuha mula sa SARS-CoV-2, at ito ay tinawag nilang COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Kumbaga ang tawag sa mismong virus ay SARS-CoV-2, at ang sakit na dulot ng mismong virus na ito ay COVID-19.
tulad ng HIV, Human Immunodeficiency Virus, ay ang mismong pangalan ng virus. At ang sakit na dulot ng HIV ay AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. Gaano nga ba kapanganib ang COVID-19? Sa mga nagdaang taon ay marami ng pagsubok sa kalusugan ang hinaharap ng ating mundo. Siguro nga ay naabutan nyo na o narinig ang ilan sa mga ito. Tulad ng SARS, MERS, H1N1, Ebola, at iba pang mga virus outbreaks sa mundo. Sa kabutihang palad, ay nagapo natin ang mga sakit na ito. At ngayon ang COVID-19 na naman ang panibagong pagsubok na ating kinakaharap. Para mabigyan ko kayo ng magandang comparison ito, hayaan nyo kong pag-usapan natin ng pahapyaw ang mga naunang epidemic viruses. Unang pag-usapan natin ang pinakamapinsalang virus na kumalat sa mundo. Noong 1918, ito ang mapanganib na Spanish flu, na may 500 milyon na infected na tao, at kumitil ng mahigit 50 hanggang 100 milyong katao. Ang fatality ratio nito ay mahigit 15%. Ang susunod naman, ang SARS-CoV-1 or Severe Acute Respiratory Syndrome, noong 2002 hanggang 2004 na nanggaling pa rin sa China, Guangdong Province. Ito ay isa pang klase ng coronavirus na may 8,908 person sa kasaysayan, na kumitil ng 774 katao, at ito ay may fatality ratio na mahigit 11%. Ang susunod naman ay ang H1N1, o mas kilala bilang swine flu. Ito ay kumitil ng maraming buhay na mahigit kumulang 575,400 katao. At ngayon nabanggit ko na ang ilang mga pandemic na sakit na ating napagdaanan. Subukan natin itong kumpara sa kasalukuyang COVID-19 na ating kinakaharap. Ayon sa datos ng World Health Organization dated March 16, 2020, ang COVID-19 ay may 170,077 at kumitil na ng 6,525 katao. At sa kabutihang palad, ay may 77,781 na ang gumaling sa virus na ito. Ang kasalukuyang fatality ratio ng COVID-19 ay mahigit 3% lamang. Sa kabutihang palad ay higit na mas mababa kumpara sa mga naunang epidemya na aking nabanggit, kaya huwag kayong masyadong mag-alala, mga kaibigan. At siguraduhin lamang na sundin ang mga payo ng World Health Organization para maiwasan pa ang pagdami ng bilang ng mga infected person. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang sintomas ng disease na ito. Maraming sintomas ang COVID-19. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pag-ubo, mataas na lagnat, at hirap sa paghinga, pamumutla, at pagkahilo, ay agad kumonsulta sa pinakamalapit na doktor para ikaw ay may check-up ng agaran. Ayon sa World Health Organization, ang sintomas na ito ay maaring magsimula pa lamang 14 na araw matapos ngang mag-contact sa virus. Ang sintomas ng virus ay maaring magkaiba sa bawat individual. Dahil tayo ay may iba't ibang immune system, may mga taong malakas ang immune at may mga tao din medyo mahina na, lalo na ang mga matatanda. Ayon sa World Health Organization, mabilis mahawaan ng COVID-19 ang mga may edad, dahil medyo mahina na ang pangangatawan nito. Paano nga ba naipapasa ang coronavirus? Ayon sa mga naunang research, naipapasa daw ang virus sa pamamagitan ng moisture droplets na nanggagaling sa bibig o ilong. Ito'y madalas mangyari pagbabahing at uubo ang taong infected ng virus na ito. Inabisuhan ng WHO ang mga tao na magtakip ng bibig tuwing uubo babahing, lalo na sa publikong lugar, para maiwasan pa ang pagkalat nito. Paano nga ba maiwasan ang COVID-19? Una, madalas na paghuhugas ng kamay. Gamit ang disinfectant soap, gawin ito sa loob ng 20 segundo. Pag kayo'y nasa labas ng bahay ay palaging magbaon ng alcohol o hand sanitizer na at least 70% solution. At ugaliing mag-apply nito bago humawak sa mukha, takpan ng bibig, at ilong tuwing kayo babahing. Sa crisis na ito ay mas mainam na ugaliin ang social distancing na hanggang 3 metro ang layo sa isa't isa.
at kung kayo ay nanggaling sa mga lugar na may infected cases ng virus. Lalo na sa mga nanggaling sa ibang bansa, ay mas mainam na magsagawa kayo ng self-quarantine sa loob ng 14 days o 2 linggo para maobserbahan kayo at masigurado na hindi kayo contaminated ng virus. At sa ngayon ay batid din ng lahat ang isinasagawang preemptive measures ng ating gobyerno at pati na rin sa ibang bansa. Tulad ng community lockdown at community quarantine. Mainam na sundin na muna natin ang patakarang ito. Dahil para din naman sa ikabubuti ng karamihan. At pagdating sa face mask base sa payo ng World Health Organization, ay di kinakailangan magsuot ng mask ang mga tao. Kapag wala naman itong di naramdam na sakit tulad ng ubo at sipon, kinakailangan lamang ng face mask. Kapag kayo ay may lagnat at ubo, kailangan din mag-face mask ang mga may inaalaga ang sakit, tulad ng ating mga health workers. Payo ng World Health Organization, kapag wala kayong iniindang karamdaman sa kasalukuyan ay huwag na magsuot, para hindi naman maubusan ng supply ang ating mga health workers. At ang mga higit pang nangangailangan. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung anong klaseng face mask nga ba ang dapat gamitin. May 2 uri, o klase ang face mask na nire-recommendo ng World Health Organization. Una ang surgical mask. Ito ay disposable, at dapat gamitin ng mga taong may karamdaman, tulad ng ubo, at sipon, para hindi na sila makakahawa pa ng ibang tao. Ang pangalawa ay ang N95 respirator. Ito ang dapat gamitin ng mga health workers o ang mga taong may inaalaga ang may sakit. Makakatulong ito para ma-block ang 95% ng mga small airborne particles. Kung tama ang pagkasuot nito, paalala lang mga kaibigan na dapat nasa wasto ang pagsuot ng mga face mask. Dahil kung di, imbes na makaiwas sa sakit ay lalo pa itong magbibigay daan upang magkasakit tayo. Para sa wastong paggamit ng mask, just click the link sa description below. May gamot na nga ba ang COVID-19? Wala pang specific na gamot ang nagagawa o naimbento ang ating masisipag na scientist. Sa kasalukuyan, makakasiguro tayo na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapuksa ang virus na ito. Para sa updated na cases ng bilang ng mga infected persons ng COVID-19 sa buong mundo at bansa, just click the link in the description below. At dito nagtatapos ang ating video mga ka-insider. At sana nakapagbigay ako ng kaalaman tungkol sa virus. Lagi nating tatandaan na lamang ang may alam. Sama-sama nating labanan ang COVID-19. Please subscribe and like to my channel para susunod na update.